Ngayon, sa pagkukondisyon ng manok, ako kung magkondisyon ng manok, 3 weeks, yan ang pinakamahaba ko. Unang-una, tinitrain ko muna ang manok sa palipad, sa kahig, sa swing, sa wave ng mga manok, diyan ko sila sinisimulan. Yan ay ginagawa ko yan sa loob ng 1 linggo. After 1 week, pag papahinga sa loob ng 1 linggo, may pahinga silang 1 araw do sa training na yun. After that, bibigyan ko sila ng gamot. After 3 days, ibibito ko sila kung ano ang naging kondisyon ng training ko na yun. Kung maganda ang kondisyon nila, tuloy-tuloy ngayon ang pagkukondisyon yan. Hanggang sa umabot siya ng day ng fighting. Ngayon, ng mga 5 days before the fight, yan ibinibigyan ko uli ng panibagong gamot. Vitamins yan, alternate, merong araw na meron, merong araw na wala. Yan ang ginagawa. Sir, in-empty niyo po ba yung katawan ng manok bago niyo ilaban? Kasi para raw mag-agresibo. Ano pong masasabi niyo? Aba, hindi mo pwedeng i-empty katawan ng manok. Kapag nagkukondisyon ka ng manok, alam mo yan ay pagod. Hindi po pwede hindi mo siya pakakainin. Hindi po pwede hindi mo siya bibigyan ng vitamins. Hindi pwede yung empty dyan. Para din tao yan eh. Subukan mo nagbo-boxing ka, tapos empty ka. Anong lakas na may bibigyan mo sa kalaban mo? Ganon din yung manok. Para din tao yan. Kung ano yung kinakain mo, kung ano yung vitamins na iniinom mo, ibibigyan mo sa kanila para yung kanilang katawan na i-stress ng gusto. Kahit po ba sa mismong araw ng laban, hindi dapat empty yung manok? Ah, hindi. Iba na yun. Basta 5 days before the fight, yung huling araw na conditioning, yung araw na yun, bago mo siya ilaba, huwag mo na siyang pakakainin. Pwede mo siyang painumin ng konting tubig na may vitamins, tapos ilamos lang. Kasi yung pagkain mo nung gabi na yun, okay na para sa kanila yun. Daladala na pati nung gamot na ibinigay mo sa kanila. Ngayon, kung makikang hinahanap mo yung ipot ng manok, kung kondisyon ng manok, ang ipot ng manok, makikita mo yan. Kapag yan idumumi at ang dumi niya kulay green o white, na medyo matigas, yan, kondisyon niyan. Ngayon, kung yan idumumi, na ang dumi niya ay parang tubig, eh, huwag mo na ituloy. Siyempre, kung pipili ka rin lang, yung, halimbawa, kung aking maglalaban, eh, susubukan ko, eh, 5 ang ilalaban ko, kukuha ko na 10. Yung 10 na yun, paglalaban-labanin ko yun. Kung sino magatitikas doon sa liyan sa 10 na yun, kukuha ko ngayon ng 5, yun uli ang paglalaban-labanin ko. Ganun ang ginagawa ko doon. Siyempre, kinakailangan ng manok mo, hanggat maaari, kahit sinong sabungero, ang manok, sinisimula niya hanggat maaari, ang manok niya maka-first buckle. Kapag na-first buckle ka, mas maganda. Sigurado na ang laban mo.